what we have here right now is the iPhone 5S. Yes guys, ito ang lolo ng ating mga iPhone ngayon. So ito nga pala ay may edad na 9 years ano. Kung sa tao to, baka 60 years old na to dahil nga napakatanda niya na. Dahil nga guys, nung time na yon at 2013, hindi pa ako tuli. What? Baka may magsabi dyan na matanda na ako nagpatuli ah. Bata pa ako guys. So imagine niyo na lang. Now speaking of age, age doesn't matter daw. So, di ba? Merong mga bagay na kahit na matanda na ay mahalaga o di ka naman gumagana pa rin. So, tingnan natin itong si iPhone 5S kung gumagana pa rin nga ba siya or useless na. Well, ang phone nga pala na to ay nagkakaroon na lang ng price, usually ng 1,000 to 2,000 pesos. So, nagdedepende lang ito sa mismong seller at sa unit syempre. Kung maganda pa ba or kung hindi masyadong nagamit, mas mahal yun. Pero ito guys, na binili ko sa Shopee, well, ito ay nakakalaga ng 1,000 plus. So, napaka-exciting, di ba? So, ayun na nga, kung ikaw ay merong budget na 1,000 to 2,000 pesos, well, definitely stick to this video para malaman ninyo kung sulit pa nga ba ang phone ito ngayong 2022. Okay naman, magsimula tayo in 3, 2, 1. Let's go! I'm JP and this is JTN TV. Now, kahit na matanda na ang phone to guys, parang gold pa rin ang kanyang value para sa akin syempre. Para din sa mga collectors, gustong gusto talaga nila ang phone to. Dahil nga matanda na siya and parang vintage yung datingan. Pero kung makikita natin dito, pagdating sa kanyang build quality, napaka solid pa rin niya. Dahil nga ito ay merong Corning Gorilla Glass pagdating dito sa kanyang front, merong aluminum back and aluminum frame. So ayun, pagdating pa lang dun guys, talong-talo na ang mga materials ng mga bagong murang smartphone. So, yun guys, mga plastic lang, mga madaling masira. Ito, kahit na anong dagdag mo dyan, kahit na anong wala, diba? Oh, wala. Clear. So, kahit na destructive kang gumamit, no? Yung palagi mo nasisira yung mga gamit ninyo. Ito guys, mahirap sirain. So, napaka-premium talaga ng kanyang build quality. Now, when it comes to its buttons and ports, usually sa mga bagong iPhones ngayon, wala na silang 3.5mm port or yung saksakan ng headphone. So, ayan. So, eto guys, meron pa rin siya. So, kapag ikaw ay mahilig mag-listen to music like Spotify, gumagana pa rin naman dito sa phone to. So, para sa akin, sulit na sulit pa rin siya gamitin as MP3 or yung ganun, parang ganun, pang music-music lang. Well, yun kung ikaw ay mayaman talaga, pero ako guys, gagamitin ko talaga to as daily driver. De joke lang syempre. Yeah, boy. Na kung ikaw ay walang kaalam-alam sa iPhone, well, eto nga pala guys, ay meron lamang isang SIM card. So, isang nano SIM card, wala po siyang micro SD card, at maging hanggang sa mga bagong iPhone ngayon ay wala pa rin silang expandability. So, ayun, wala pa rin SD card slot na available. At, tita naman sa kanyang likuran guys, syempre, hindi katulad ng mga bagong iPhones ngayon na tag-tatlo o di kaya naman dalawa ang kanyang camera. Well, eto guys ay merong cute the cute na isang camera dito sa kanyang likod. So, pag-uusapan natin yan maya-maya lamang. And para saan guys, dito naman tayo sa nagdadala talaga sa phone. Ayan, ang kanyang branding. Gola lang yan! Diba? Ang kanyang logo na branding. So, dati, based on my experience, kapag nakahawak ako ng isang device na merong ganito, merong Apple logo or made by Apple, well, I can say na mayaman ako. O di ka naman parang socialin ako, diba? Parang social climbing. Pero ngayon guys, after 9 years, kapag nakahawak ka ng ganitong smartphone, well, sasabihan ka ng, ano diba, ang old naman ng smartphone mo, o di ka nun parang wala ka ng budget na mag-upgrade, diba? Pero, you know, marami talagang mga tao ngayon na naghihirap due to inflation. So, ayun, na-realize ko talaga na mag-review ng ganito, isang napakamurang smartphone na talaga namang gumagana pa rin ngayong 2022. Now, speaking of gumagana, dito naman tayo sa kanyang harapan. So, eto nga pala guys, ay merong 4-inch IPS LCD display na merong Corning Gorilla Glass protection. So, pagdating dito guys, nagbabary siya actually kung saan mo binili ang iPhone na to. Dahil nga, maraming mga seller na nagbebenta ng mga napalitan na ang mga parts, including the LCD or the screen part. So, marami ng mga iPhone 5S guys ang napalitan ng mga mumurahin ng mga LCD. So, parang pangit na ang kanilang mga display. And for me, the only problem here is ang kanyang kalakihan. So, napakaliit lang talaga niya guys. Kita niyo naman, di ba? Parang matatabunan na ng kamay ko, di ba? So, ayan.
Napakaliit talaga ng kanyang display kung ikukumpara natin sa mga bagong phones ngayon, especially yung mga Android phones, dahil nga halos wala ng mga bezel, yung mga ganun ng mga trend, diba? Eto guys, napakalaki na kanyang mga bezel up and down, including the part kung saan meron siyang home button or fingerprint scanner. So, depende na lang yan guys sa inyong unit. Etong akin ay walang fingerprint scanner pero gumagana siya as home button. For me, pagdating sa kanyang display, dahil nga wala siyang mga high refresh rate, yung mga ganun, wala siyang mga HDR support, para sa akin, saktuhan lang siya. Yung kanyang brightness guys, hindi masyadong bright pero I can say na doable pa rin naman. Makikita nyo pa rin naman siya even in the places like maliwanag, especially here, di ba? Makikita nyo pa rin siya even though napakaliwanag dito sa studio. So yun, pagdating dito guys, overall, I can say na recommended ko pa rin man siya kapag ikaw ay wala talagang budget. Yung tipong ang maa-afford mo lang ay smartphone below 2,000 pesos. Dahil nga ano bang mga smartphone ang maganda ang display pagdating dito sa price na to? Kadalasan siguro at this moment ay ang mabibili nyo lang ay ang mga keypad, which is mas worst, diba? So pagdating dito sa display niya, this phone is still better pagdating sa kanyang price. Nagde-depende lang talaga kung saan kayo bibili ng iPhone 5S. Ngayon, kapag performance naman ang ating pag-uusapan dito sa phone ito, well, I can say na saktuhan lang siguro, di ba? For its price, actually, this is pretty good. Well, ito ay merong Apple A7 chip, which is 9 years ago, pero I can say na maganda pa rin ang kanyang performance until now. Dahil nga kapag ikaw ay nagpa-Facebook, YouTube, Messenger, gumagana pa rin siya dito guys. Kaso nga lang sa mga ibang apps, hindi na. Dahil nga ang phone ito ay nag-end na ang kanilang support nung Apple nung iOS 12 pa. Wala na siyang support ng Apple at hindi na rin nagsusupport yung mga ibang apps. That's why hindi na gumagana dito sa phone na to. So actually, na-surprise ako dahil nga napakahaba talaga ng binibigay na support ng Apple. Pero what's more surprising guys is that even though hindi na siya supported, meron pa rin mga apps talaga na nagsusupport dito sa phone na to. Katulad na lamang ng mga nabanggit ko na Facebook, YouTube, Messenger, hindi na dapat yan gumagana dito guys. Yung mga kasabay ng mga Android brands ng phone na to, wala na. Deads na talaga sila lahat. Pero eto, buhay na buhay pa rin. Kaso nga lang, again, this is still a downgrade. Dahil nga merong mga apps katulad ng TikTok, Mobile Legends, at iba pang games, hindi na gumagana dito sa phone na to. Hindi na talaga makaka-download, hindi na makakabukas ng mga ibang apps. So yun, ang isa sa mga dapat nyong tandaan dito sa phone na to. Pero sa price na 2,000 pesos, ano bang pwede nyong bilhin, di ba? Keypad? Wala namang apps yun. Or Android phone na used, probably mga madaling masira yon. Walang smartphone so far at this price point ang makakatalo dito sa phone na to. Hindi, wala na. Finish na. Kung meron kayong smartphone na alam na 2,000 pesos lang at binebenta ngayon, natingin nyo ang mas maganda pa at mas sulit dito sa phone na to, comment down below. So, ayun na nga guys, kung ikaw ay gamer at gusto mong mag-gaming dito sa phone na to, well, pasensya ka na pero masyado nang matanda ang phone na to para sa gaming. Except sa hindi na siya supported, hindi na rin gaano kalakas ang kanyang processor para mag-process ng mga games na yon. Ngayon, ang isa sa mga hindi ko talaga nagustuhan dito sa phone na to, guys, ay ang kanyang battery. So alam nyo naman siguro na kahit noon pa ay pangit talaga ang battery ng phone to. But mas worse pa ngayon dahil nga either pinalitan na siya o di ka naman hindi na siya original o di ka naman mumurahin or fake yung nilagay dito na battery. Depende na yun guys kung saan nyo binili. Pero yun na nga, isa talaga ito sa mga na-encounter ko personally na mga issue dito sa iPhone 5S ngayong 2022. Merong mga times na 65% ang kanyang battery, tapos bigla na lang magiging 1%. So ayun guys, nakakainis talaga yun dahil nga syempre kampanting-kampante ka na matagal pang malobat dahil nga meron pang percent o di ka naman meron pang battery. Pero yun na nga guys, hindi talaga siya accurate at nagjo-jump siya. So, depende na yon. Merong 50%, naging 1%. Merong 40%, naging 1%. Pagkatapos ng 1%, yun na nga, patay na siya. Lobat na. Oh, hell no! Kapag ikaw ay nagbabiyahe o di ka naman wala kang dalang powerbank palagi, well guys, siguro wag na lang bilhin ang phone na to. Siguro mas maganda pa ang keypad o di ka naman yung mga mumurahing smartphone na matagal malobat. Kapag yun lang naman ang hanap mo, yung text, tawag, yung mga ganun. Dahil guys, eto, maiinis talaga kayo. Especially kapag meron kayong gagamitan tapos bigla na lang siyang napatay, di ba? Yun lang. So yun lang guys, so far ang aking problema dito ay meron pa pala. Si Raulo.
Ito guys, ang kanyang heating up. So, kapag ginagamit mo na ang phone to, especially kapag naka-data ka or mobile data, napakadali talagang uminit ng phone to. At hindi lang yan, napakainit din niya kapag umiinit na siya na nakakapaso na siya sa inyong mga kamay. So, kapag plano mong ipagamit ang iPhone to sa inyong mga anak, well, medyo delikado guys, baka pumutok pa, di ba? Dahil nga napakatanda niya na. So, ayun guys, yun ang isa sa mga issues ko dito sa phone to. Ang kanyang battery and ang kanyang heating up. So, yun lang. Ngayon, dito naman tayo sa isa sa pinaka good news about this phone, which is ang kanyang camera. Ito nga pala ay merong 8MP main camera at 1.2MP na selfie. Yes guys, ganyan lang kaliit ang kanyang megapixels. Pero ngayon, acceptable pa rin naman siya ngayong 2022. Dahil kung makikita ninyo, sakto pa rin ang kanyang color reproduction, acceptable pa rin naman ang kanyang resolution, and also ang kanyang pagiging natural talaga ang the best pagdating dito. Yes guys, kahit na sa kanyang selfie camera, napakaganda pa rin talaga ang quality ng camera ng iPhone 5S. Walang mga bagong phone ngayon na below 5,000 pesos ang makakatalo dito sa phone na to. Yes guys, ganyan kalupit ang camera ng iPhone 5S. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video quality, ang phone na to ay aabot ng 1080p at 30fps sa kanyang main camera and 720p at 30fps naman pagdating sa kanyang selfie camera. So ayun, pagdating sa kanyang resolution, halos magkaparasan sila ng mga bagong Android phones ngayon na meron ng 48MP or 50MP. Ganun pa rin naman ang kanilang video quality guys. 1080p at 30fps pa din, which is pretty sad, diba? But then, as usual, try muna natin. So, eto na nga guys, ang video quality using the iPhone 5S ngayong 2022. So, ano sa tingin nyo? Okay pa rin ba ang quality? Cute pa rin ba ako? Comment down below. So, ngayon, try naman natin ang kanyang selfie. So, eto naman guys, ang kanyang selfie camera at 720p. At 30fps. So, for me, halos mas maganda pa siya sa mga 1080p at 30fps ngayon ng mga Android. And ano sa tingin nyo? Okay ba? Cute pa rin ba? Comment down below. So far, so good ang kanyang result dito guys. Kapag ikaw ay mahilig mag-video-video, this phone is still good to go. Especially for its price. Walang makakatalo dito guys pagdating sa usapang camera. So ngayon, overall, recommended ko ba si iPhone 5S ngayong 2022? Well, kung ikaw ay isang gamer or yung gusto ng fast na smartphone, no, hindi ko na siya recommended. Pero kapag ikaw ay saktuhan lang yung usual user lang, like text, tawag, Facebook, Messenger, yung mga ganun, walang gaming, walang eche-boreche sa buhay, well guys, okay pa rin si iPhone 5S ngayong 2022. Hindi ko lang sure guys kung aabot pa siya next year. Pero tingnan natin, i-review ko pa rin ang phone na to sa 2023 kapag 2023 na. So, yun. So far ngayon, at this moment, at this time, gumagana pa rin naman si iPhone 5S. And for its price, talaga namang unbeatable ang phone na to. Kaso nga lang, you must remember the problems that I told you kanina. Also guys, dahil nga matagal na nag-end ang support ng Apple dito, may posibilidad na mawala na rin yung mga support ng mga apps na gumagana dito. Maaring dumating na ang panahon na hindi nagagana ang mga apps na yon dito sa phone na to. So in short, hindi natin alam kung kailan ang katapusan ng phone na to. Pwedeng bukas, pwedeng next month. So yun, kung ikaw ay bibili ng phone na to, you must take the risk. Now speaking of katapusan, yun na nga, magtatapos na tayo. So if you like this video, please like this video by tapping that like button. And also, mag-subscribe ka na dito sa channel na to para makakita ka pa ng iba't ibang videos katulad na lamang nito. So that's it, I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! Dum 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 d